So mga kaibigan, matapos nga pong mapasama si Justin Brownlee sa All-Star 5 ng FIBA, sa mga kaparakit po natin yan mga kaibigan, ay na-recognize po ng FIBA na dapat nga daw po ay si Justin Brownlee ay naglalaro na ngayon sa mas mataas na liga at hindi lamang daw sa PBA. Well mga kaibigan, bago natin yan ipagpatuloy pa, like and subscribe po muna and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Napansin din ng FIBA mga kaibigan na maganda talaga ang pinakita ng ating Gilas Pilipinas. Doon natalo tayo, doon nga po sa semifinals kontra sa Brazil. Pero maganda ang pinakita ng Gilas sa laban kontra sa Latvia na pang number 6 sa top rank po dito sa FIBA. At dito naman sa Georgia ay talagang pinahirapan natin at hindi tayo natambakan. Pero sadyang ang nangyari sa semifinals ay parang walang naging kasama si Justin Brownlee. Ang ibig kong sabihin, yung magagaling po na player. Kasi nga naman, napansin din ng FIBA na kung may kasama talaga si Justin Brownlee na magagaling na player po sa Gilas Pilipinas tulad na lamang ni Kai Soto, o napapasama din no, si Renzo Bando sana kung naisama sa lineup, okay sana yan. Si AJ Edo, kaso mga hindi po sila nakasama sa lineup. Yun po talaga yung masasabi natin na full first lineup ng Gilas Pilipinas. Talagang nakita natin no, si Justin Brownlee humingi ng apology or nag-sorry po siya sa mga Gilas fans dahil nga po sa naging pagkatalo natin at natambakan pa tayo. Sinisisi ni Justin Brownlee ang kanyang sarili nung nakaraan dahil nga kinulang siya no, doon sa performance kontra sa Brazil. Which is dapat hindi lang si Brownlee ang bubuhat sa Gilas Pilipinas at gagawa po ng score. No? Dapat tulungan po yan. Karamihan kasi sa ating mga Gilas player ay napansin natin umaasa kay Justin Brownlee mga kaibigan. No? Hirap na hirap po sila makasabay dito nga po sa mga ex NBA player ng Brazil. Pero mga kaibigan, para sa akin no, ay pinakita naman ng Gilas Pilipinas ang galing nila, especially si Brownlee. Pero talagang may limitasyon lang yung kanilang galing. Unlike po kung napasama si Kai Soto o sabihin na natin si Renzo Bando, si AJ Edo, ay talagang malakas po ang Gilas Pilipinas. So naging lesson learn na naman ito dahil ngayon ay sinisisi ng ilang bashers nga po no, ng Gilas Pilipinas na ito nga daw pong si Coach Tim Cone ay kaparehas din ng sistema nito nga pong si Chot Reyes, which is napaka malayo no, malayo po sila ng sistema mga kaibigan. Sa tuwing natatalo ang Gilas Pilipinas, naghahanap ng masisisi ang mga bashers at natuon ang kanilang atensyon dito nga po kay Coach Tim Cone. Well, para sa akin, ginawa naman ni Coach Tim Cone ang kanyang best sa kanyang advanced system. Nakita natin yan, effective sa Latvia at sa Georgia. Pero doon nga po sa pangatong laban sa semifinals ay kinulang na po ang Gilas Pilipinas, which is kung makikita ninyo, pagod din kasi talaga no, at kinulang sa pahinga. At kung sakali naman pinilit din ni Kai Soto maglaro doon sa semifinals no, ay baka mas mapasama pa o lumala pa yung kanyang natamong injury sa may bandang ribs po niya, na sana nga po gagamitin reserve player no, or nireserve si Kai Soto para sa finals po ng Gilas Pilipinas kung sakaling makaharap, makapasok sa finals ang Gilas. Pero sa kasawi ang palad, hindi man nakapasok ang Gilas Pilipinas dito nga po no, sa finals, or wala man tayong slot sa Olympic qualifying tournament, ay may mga pagkakataon pa naman po sa mga susunod na torneo. So abang-abang lang tayo mga kaibigan. So dyan lamang kayo, maraming patayang kaganapan, and please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas.